Hi guys, for today's video, gagawa po tayo ng tutorial about PLDT ZTA na modem na may model na F670L. Para lang po to sa mga GPON na OLT. Hindi po siya pwede sa mga ipon. Para lang po sa siya GPON. Ayun, tignan niyo po. So, bago natin sisimulan, punta muna tayo sa browser. Gamit ko po ay Brave Browser. Ang default password niya is ito, makikita sa files. So, bibigyan ko kayo ng mga ano tawag dito. Bibigyan ko kayo ng files, bin files, at saka super admin ng PLDT. So, copy-paste lang po ito siya. Ito, copy-paste, tapos, copy, tapos paste dito sa browser. Ayun. Tignan nyo, naka-ano pa po siya, may logo pa po siya sa PLDT, kasi PLDT yung modem natin. So, i-flash natin siya through bin file. Shoutout po sa nagbigay sa akin ng bin file. Laking tulong po ito sa mga naka-GPON na OLT. So, ayun. Copy-paste lang natin yung username. So, syempre, admin PLDT. Username, paste. Tapos, yung password niya, ilalagay ko rin dyan sa description mamaya. Copy din. Tapos, paste. Once na okay na lahat, so, syempre, login ka. Tapos, mangingi po siya ng bagong password. So, lagyan natin yung bagong password. Ikaw nang bahala kung anong password ilalagay mo na pwede sa kanya. Okay. Tapos, ban steering na lang natin para madali. Tapos, yung SSID niya, kahit anong lalagay niyo lang, kahit anong lang ilalagay niyo dyan, kasi mamaya, pwede naman natin yan ulitin eh. Okay, tapos pag natapos na kayo dito sa step na to, apply mo lang. So, mapupunta ka na sa ano ng ano niya. Ano tawag dito? Yung pinaka parang portal niya ng modem. So, unang-una dito ka sa wait lang, zoom natin para makita niyo. Ayun. Dito ka sa management and diagnosis. Zoom pa natin para makita talaga. Ayun. Okay. Tapos, system management. Pag nandito ka na sa system management, dito ka lang sa software upgrade. Tapos makikita mo yan yung ito, file, choose file. Tapos yung file pala, naka-bin file to eh. Balik tayo sa folder. Ito yung bin file, F670L-version 10 or V10. Yan po yung i-ano natin. Pipiliin natin dito pag na-click mo na yon. Desktop, syempre desktop. Tapos punta ka sa flasher, bin file, ito. Tapos pag tapos niyan, click mo lang yung upgrade and okay. I-zoom out muna natin para makita yung modem na nagre-reboot siya. Magre-reboot yan after mag-reflash. Upload is in progress na. Tapos, please wait. Processing na. Tapos, huwag niyong ito turn off hanggat di po siya natatapos.
Ayun. Kusang magre-reboot po yung modem niya pagkatapos ng ano niya, flash. Medyo matagal siya mag-flash. Pero hintayin na lang natin, hindi lang natin ikakat para masubaybayan niyo po talaga lahat. Mamaya mawawala tong logo na to, yung PLDT, mawawala yan. Mapapalitan talaga siya ng ZTA. Shoutout nga po pala kay Sir. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan. Ayun, nag-reboot na siya, kita nyo. Wala na siyang mga ilaw dito. Once umilaw na to lahat yung mga light indicator niya, papasok tayo sa ano niya, IP address. So hintayin lang natin na magbo-boot up yung modem. Ayun. Lumabas na yung wifi niya. Tapos yung LAN 1. Okay. Tapos na siguro to. So syempre, mawawala siya sa ano niya, yung parang portal niya ng modem. Tapos punta ka sa IP address niya. Wait lang. Tabihin muna natin to. Punta ka sa IP address niya na type na lang natin. 192.168.192.168.1.1. So ayun, wala na po yung logo ng PLDT. So bali naka so meaning yung nag-success yung ano natin pag-reflash. So yung username at password niya, admin PLDT. Tsaka yung password niya, yun yung ipapassword mo nito, yung pagpasok mo ng ano kanina ng super admin. So ikaw na yung nakakaalam nun. So ito yung password ko. Ayun. Yun lang. Tapos kung nakalimutan mo naman yung ano niya, yung ginawa mong password, so syempre i-reset mo yung modem. Nandito lang naman yung sa ano eh, sa likod. Ito. Reset, may ano diyan, may butas diyan sa likod. Hold mo lang yan ng 10 seconds. Pagkatapos marireset na 'yon. Tapos yung default password niya pala is ito. Ito pa rin. Yung in-import natin kanina bago tayo mag-reflash. Lalagay ko rin ito sa ano description natin para makuha nyo talaga. Ayun. Success yung pag-flash natin ng ZTA. ZTA. Ano itong ZTA na to? F670L. Ayun, okay na. Pwede na 'to magamit sa mga jeepon. Salamat.